ang programa po ng primary care, mobile primary care facility ay isang programa na iutos ng presidente na ilapit ang kalusugan sa mga Pilipino. Kailangan maramdaman ng bawat Pilipino ang kalusugan. Dito nagbunga ang proyektong ito. Kasama ko si First Lady, umiikot kami sa Love for All at nakita ko kung gaano karaming Pilipino ang nangangailangan ng laboratory testing, X-ray, ECG, ultrasound, chemistry, hematology. Lahat po niyan kumpleto sa ating mobile primary care clinic. Ito po ang pangatlo at huling pag-deliver sa 82 provinces ng buong Pilipinas. Nabigay po namin yung sa Luzon nung nag-groundbreaking si First Lady nung ating multi-specialty center sa Clark Development. At doon pinamigay yung Northern and Central Luzon. Nagbigay na rin tayo sa Southern Luzon and Bicol. At sa Visayas naman, kasama ko rin si First Lady na unang binigay noon sa anibersaryo ng lalawigan ng Cebu. Lahat nung sa Cebu na distribute na at ongoing na ang training ng mga doktor at mga technician nung bawat ambulan. In fact, nagamit na yung isa, nakita ko nung pinapunta ako ni President on his birthday sa Albay at ginamit ni Governor Lagman yung kanyang isang vehicle during the servisyong sapat para sa lahat. Aarangkada na ang DOH Mobile Diagnostic Clinic. Bilang tugon sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang serbisyo ng kalusugan, papasada na ang mga bagong DOH Mobile Diagnostic Clinic na hangad na maghatid ng karagdagang medikal na serbisyo sa bawat isang Pilipino. Sa bawat biyahe, pagpara at paghinto ng DOH Mobile Diagnostic Clinic ay maaaring makakuha ng initial na check-up, consultation, laboratory, gamot at payong medikal ang mga magpapakonsulta. Prioridad ng proyektong ito na maparating ang serbisyong pangkalusugan kahit pa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kabilang na rin ang IP communities sa buong bansa. Bit-bit nito ang layuning maparamdam sa bawat isang Pilipino, ang totoong diwa ng bagong Pilipinas, kung saan bawat buhay ay mahalaga. Andito rin po at napakahalaga sa koordinasyon ng lahat ng ating mga proyekto na na programa na kasama ang mga LGU. Andito po para siya ay namamahala doon sa koordinasyon nga ng national government at saka local government ang ating sekretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Ating mga ama ng iba't ibang lalawigan, Zamboanga del Sur Provincial Governor Victor Joe Yu, Zamboanga Sibugay Provincial Governor Dulce Ann Hoffer, Davao de Oro Provincial Governor Dorothy Montejo Gonzaga, Maguindanao del Norte Provincial Governor Abdularaof Makakua. Andito rin si Dato Pax of Maguindanao, Isle of Sultan Kudarat. Magandang umaga. The Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Daniel Santiago, the 2GO Chief Financial Officer Will Howell. And all of this would not be, all of these introductions will not be complete without this most important introduction to the First Lady, Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, friends and partners from the private sector, ladies and gentlemen, good morning. Tayo po ay naririto kasama ang kagawaran ng kalusugan upang ibigay ang 28 bagong Pilipinas mobile clinic sa iba't ibang probinsya ng Mindanao. Talagang marami pang kailangan ayusin. Marami po kailangan ayusin para sa sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Ngunit, malinaw ang ating layunin. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Ang pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa lahat na ay isang hamon na nangangailangan ng koordinasyon at matatag na pamumuno sa bawat antas ng pamahalaan. Noong nakaraang araw lang po ay namahagi rin po tayo ng patient transport vehicle kasama ng Philippine Charity Sweepstakes Office.
Ilan lamang po ito sa mga hakbang ng administrasyon patungo sa mas malusog na Pilipino sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Para sa ating mga nakatira sa lungsod at bayan, madaling sabihin na ang pagpunta sa ospital o sa klinik ay isang mabilis na biyahe lamang. Pero sa ibang bahagi ng bansa, ang pagpunta rito ay parang isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, kinakailangan pang sumakay ng bangka, maglakad ng ilang oras, magdasal na sana'y makarating ng ligtas, ang magbabayad pa ng pamasahe. Dito natin makikita, hindi lang distansya ang kalaban, kung hindi ang oras, ang pagod, ang gutom, at pangamba, at ang gastos. Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon, ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA. Sa loob ng bawat unit, mayroong isang X-ray, ultrasound, at laboratory equipment, mga pangunahing kagamitan na makakatulong para sa early diagnosis. Inikot po kami ni Secretary Herbosa sa loob ng isang nitong mga lab na van ay nakakagulat na ipagkasa nila lahat ng mga equipment na talagang kinakailangan kapag meron tayong mga tawag natin dati medical mission. Siguro ngayon hindi na medical mission dahil lahat ng pupuntahan nito ay magkoconduct ng medical mission. At lampas pa sa medical mission ito dahil tayo sa LGU. Ang medical mission lang natin, magpapadala tayo ng maraming doktor, ng dentista, sinasamahan natin ang mga ibang agencies of government, meron sa medical supply, ganun. Yun lang. Kung meron mang kukunan ng dugo, kung meron kailangan ni gagawa ng testing, iuwi pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ngayon, nandito na sa loob, nagulat nga ako that is very impressive, na pinagkasa nila lahat itong mga sophisticated na equipment. At dito sa van na ganito, at kung nakita naman niyo, parang poster lang ito kahit saan, makapasok sa atin. Kahit yung maliliit na lugar, makakapasok yan. At hindi na kailangan iuwi yung mga sample na kailangan naka-refrigerator, kailangan naka-yelo, dadalhin pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ito, andyan na. Andyan, lalabas at lalabas. Mag-aantay lang yung pasyente at lalabas na ang resulta ng kanilang mga test. Ito ay makakatulong sa early diagnosis. Meron ding konsultasyon na isasagawa para mabigyan ng payong medikal ang bawat pasyente. Ang aking inaasahan din, dahil marami tayong mga areas na malalayo na hindi talaga napuntahan, hindi makapunta sa ospital. Ginagawa natin ang medical mission. At ang aking naging karanasan sa probinsya namin ay ito yung unang pagkakataon na ang bawat pasyente ay magkaroon ng medical record. Pagka bumalik yung medical mission doon, sasabihin, ako, nagpatingin ako dati, pangalan ko si Juan de la Cruz, hahanapin yung record, yung doktor, yung mga nurse, alam niyong gagawin. Ito yung ano mo, tige, i-test ka namin kung... So I think that we must include that as an important part of this, na para doon sa area na yan, yung mga hindi masyadong, medyo malayo at hindi masyadong makapunta sa ospital, magkaroon ng medical record. Para habang tumatagal ang panahon, nakikita kung sila ba ay lumalala ang sakit o gumagaling naman o nagkakomplikasyon para makita yung record nila na doon sa nakaraan, doon sa health status nila. And that's a very, very important part dahil marami sa mga tauhan natin, marami sa mga kababayan natin, hanggang ngayon walang medical record. Matatanda na sila pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, magpapatingin man sila, ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital tinitignan pa rin sa starting from square one, ika nga. Kaya napakaganda itong pagkakataon na binibigay sa atin itong programa na ito. Sa mga serbisyo pong ito, mayroon tayong pagkakataong maiwasan o maagapan ang mga sakit tulad ng tuberculosis, diabetes, sakit sa bato at iba pa. Ngunit kahit gaano kagaganda at kamoderno ang ating mga gamit sa loob ng mobile clinic, ito
ay mawawalan ng halaga kung hindi naman magagamit ng ating kababayan. Dito po kinakailangan ang suporta at serbisyo ng ating mga lokal na pamahalaan. Kayo po ang tulay ng sambayan ng Pilipino at national government para magtagumpay ang programang ito. Dahil sa bawat mobile clinic, ang dala natin ay higit pa sa medical at na serbisyo. Naghahatid din tayo ng dignidad, ng tiwala at ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng hirap na dulot ng malalayong lugar, maaabot sila ng pamahalaan. Inaasahan po namin ang inyong pagkakaisa upang mapanatiling maayos ang mga mobile clinic. Magagamit ito ng wasto at makatulong sa ating mga kababayan. Mula sa aking sariling karanasan, simula nung nasa local government pa ako, nakita ko na ang tunay na mahalaga sa ating mga kababayan ay iyong nakikinig tayo sa kanilang mga pangangailangan. Dito natin malalaman ang mga gawain at mga gagawin at magkakaroon tayo ng mga plano at aksyon upang mapaglingkuran ang taong bayan, lalo na yung mga malalayo, para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi lamang yung nasa malapit sa poblasyon, hindi lamang yung mga nakatira sa malalaking lungsod, kung hindi kahit sa anglo-palop ng kahit na anong probinsya sa Pilipinas. At sa ating mga kababayan sa GIDAS, ito ay para sa inyo, para sa bawat Pilipino, sa bawat barangay, sa bawat isla na nag-aantay ng tulong. Ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo. At sa bawat pag-usad ng mobile clinic, tiniitiyak natin dama ito ng bawat Pilipinas. Ito po ay hindi bago po ako magtapos. Hindi ko po maaaring magtapos kung hindi magpasalamat sa ating First Lady. Alam niyo ko kung bakit. Ang si Lisa ay meron siyang proyekto na tinatawag Love for All. Yun ang nagdadala ng ganito rin, ganitong klase. Meron silang truck, bus na nagdadala ganyan. At dinadala nila sa bawat probinsya. At nagbibigay sila, binibigay nila. At hindi ko masyadong namalayan ito hanggang bumabalik na sa akin yung mga report. Dahil ang project ni First Lady ay walang kinukuha sa national government. Kaya hindi ko nalalaman yung ginagawa nila dahil hindi naman siya humingi ng pera sa national government. Meron siyang, marami siyang mga kaibigan na pinagsama-sama niya na sa'yo tulungan niyo kami para gawin natin yung project na ito. Dahil doon, napakapalad ko rin, no? Ito yung napangasama ko, talagang pareho yung aming pag-iisip kaya pagtulog sa bansa. Napagalitan naman ako mamaya na. Ba't ko raw siya laging binamanggit? Kaya nga, dahil doon, ay naisip namin, damihan pa natin, isundan natin yung lead na ginawa nung kanyang programa na Love for All. So, Lisa, wala na akong ibang sabihin. Tuloy mo lang yung ginagawa mo at ang laking tulong ng ginagawa mo dito sa ating healthcare system. With tamang-tama, being a mother and a wife, it's not surprising to see that this is the sector that you decided to work on. And again, we thank you. At bata ay ating minamahal, bawat pasyente ay dapat tinutulungan. Dahil kagaya ng aking pag-iisip, alam niyo, kahit pagandahin po natin ang ekonomiya, kahit na marami tayong makikreate na trabaho, kahit na mas malaki ang sahod ng bawat manggagawa, ay yan po ay hindi po mararamdaman kung ang tao ay may sakit at wala silang mapuntahan upang magpagaling. Napakahalaga ng ating healthcare system. At yan po ay hindi po maaaring maging masaya kung ikaw ay may sakit, kung hindi mo alam kung ano yung karamdaman mo, kung paano mo gagamutin. Kaya't yan po ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ating ginagawa sa pamahalaan ngayon, na makatulong sa healthcare system na lahat ng mga mahihirap na leksyon na natutunan natin ng pandemya ay gagamitin natin para tayo ay maghanda. Kung meron sakali mang susunod na ganyan, ay kahit na hindi lang para sa mga krisis, kundi sa pang-araw-araw ng pag-aalaga ng kalusugan ng ating mamamayan.
Inaanyayahan po natin sina Health Secretary Teodoro Herbosa at First Lady Luis Araneta Marcos upang samahan ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng mga bagong Pilipinas Mobile Clinics. At mula sa Region 9, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Governor Victor Yu, at Zamboanga Sibugay, Governor Dulce Ann Hofer. Salamat po. Mula naman sa Region 10, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa mga lalawigan ng Camiguin, Misamis Occidental, Vice Governor Rowena Gutierrez. Kasama rin po mula sa Region 10 ang mga kinatawan mula sa lalawigan ng Misamis Oriental at Lanao del Norte. Salamat po. Mula sa Region 11, tinatawagan naman po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa mga lalawigan ng Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao de Oro kasama si Governor Dorothy Gonzaga. Salamat po. Mula naman sa Region 12, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, kasama si Governor Pax Ali Mangundadato at ang lalawigan ng Sarangani. Maraming salamat po. Mula naman sa Region 13, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Mula po sa Region 12, muli po tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani.
naman po mula sa Region 13, tinatawagan po muli ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Tinagat Island. Kasama din po ang mga kinatawan mula sa lalawigan ng Davao del Sur. Maraming salamat po at mula naman po sa BARM. Tinatawagan po natin ang mga kinatawan mula sa mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. Kasama po ang mga kinatawan mula sa lalawigan ng Sulu. Kasama po natin mula Maguindanao del Norte, Governor Abdul Rauf Macapua. Manatili ang ilan sa ating audience sa kani-kanilang mga upuan at inaanyayahin po ang mga kinatawan ng mga lalawigan at gobernador na tunghayan ang ceremony, ang turnover ceremony sa area ng mga mobile clinics malapit sa ating mahal na Pangulo. Muli po, ito ang unang 14 na bagong Pilipinas mobile clinics, samantalang ang natitirang 14 na mobile clinics ay ilululan bukas patungo sa General Santos City.